ang ating biyaya na bigay ng Diyos, ang ating kabiyak ng puso, ang pinakamagandang regalo, handog ng Panginoon para sa atin. Kabiyak ng puso natin na hindi natin kaano-ano, subalit minahal natin ng buong puso. Isipin niyo po, ikakasal ka sa hindi mo kaano-anong lalaki, subalit minahal mo ng gano'n na lamang. Kaya pala, pag nawala ang iyong kabiyak, kabiyak ng puso. Sapagkat pag nawalan ka ng kabiyak ng puso, sobrang lumbay ang nararamdaman mo. Sobrang sakit. Sapagkat puso, kung paano ang isang puso'y humihinga, kapag iyan ay nasugatan, napakasakit. Tayong mga may asawa ganyan, lalo na yung mga nabalo, mga nabyuda, nabyudo, ganun na lamang kasakit ang sugat. Subalit, walang sugat na hindi hihilumin ang ating Panginoon kung siya ay iyong nakilala. Mapapalad ang sinuman na sa inyo ay nakadama na ang Diyos ay buhay, higit lalo sa dakong ito na kung papaanong pinananahanan ng banal na Espiritu ang taong ginagamit ng ating Panginoon, ang mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay hindi nagsasawa at patuloy na nagbabata. Mga minamahal ko, kung papaano ako, kay rami kong diraranas na pagsubok sa buhay. Gayun din kayo, iba-iba tayo. Subalit, tayo ay tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod. Iba't ibang uri, hindi lamang po sasabihin natin na si Mother, tinawag bilang Mother of the House. Siguro, ako tinatawag din ng Ama para maging Mother of the House. Hindi po. Si kapatid na Alan, siguro baka ganun din ako. Kagaya nung kay kapatid na Alan, tinawag ng Diyos. Hindi po, iba-iba po tayo ng gampanin sa Panginoon. Huwag mong sabihin kapatid na ikay nakaupo lamang dyan. Subalit, nakaupo ka lamang dyan. Kung mata mong pinapakinggan ang mensahe ng banal na Espiritu, pumapasok sa iyong kaisipan, tuloy-tuloy sa iyong puso. Mahal na kapatid ko, higit ka pa sa pinagaling ng Ama ko, sapagkat ang tinanggap mo sa puso mo ay si Kristo. Kaya, mga minamahal ko, hanggang dito na lamang po, at muli binabati ko kayo ng araw ng maligayang-maligayang mga puso sa buwan ng Pebrero. At hindi lamang itong buwang ito, kailangan araw-araw, araw ng mga puso. Maraming salamat po. Maraming salamat, Guro. Na-inspire po ba kayo? Umibig po bang muli yung mga hindi pa umiibig? Dapat po talaga araw-araw umiibig kasi ang Diyos po ay pag-ibig. Amen po ba? Ang tatawagin ko pong susunod, ito po sigurado magbibigay ng inspirasyon, lalo na po dun sa mga taong alam kong may karamdaman. Pumupunta po tayo dito, iba-ibang dahilan. Mayroong may karamdaman, mayroong may suliranin, financial, spiritual, lahat na po. Ang tatawagin ko po, alam ko, magbibigay ng inspirasyon. Dahil nung una ko po siyang makita, sa totoo lang, para po siyang buntis ng triplets ang anak. Na parang kabuanan niya na triplets ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Subalit buhay ang Diyos sa pagpunta niya sa dakong ito, itinuro po sa kanya ang kaparaanan kung papaano ito ay magkakaroon ng kalunasan. Tinatawagan ko po, nang galing pa sa Cavite, si Tita Chit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Lagi naman po ako nakakapag-share na siguro yung iba nakikita na ho ako dito. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako talaga sa Ama at nakilala ko ang mahal na Apo Kunching. At dito po ako napadpad sa dambanang ito. Kasi kung hindi po, hindi ko po alam, siguro po wala na ako, baka ho nasa ilalim na ako ng lupa. Kasi po, ang naging sakit ko po, nagkaroon ako ng bukol sa ovary ko. Talaga hong, lumaki po siya. Nagpunta po ako dito, sinabi nga po ng mahal na Apo Kunching na ipa-ultrasound ko. Yun nga po, na-trace po na ultrasound na may bukol ako. Napakalaki po niya, talagang halos dalawang ulo na daw po ng bata. Kasi nga po, syempre, minsan po ang tao natatakot, minsan yung magpa-check up, magpa-gamot. Kaya po parang hindi ko pinapansin. Subalit po, noon nga pong na-trace ako na ultrasound na ganun,
tinawagan ko po ang mahal na apo kong Ching, siyempre po bilang tao. Yung takot agad ang nadama ko kasi nga po siyempre hindi ko alam kung ano yun. Yun nga po, tumigil ako dito sa Dambana ng ilang araw. Ngunit sabi nga po ng mahal na apo kong Ching, kaparaanan ng Diyos, ipa-opera ko. Sa ganun pong salita ng mahal na apo kong Ching, siyempre po na ano ko, kasi siya na po mismo ang nagsalita, banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo kong Ching na magpa-opera ko. Yun po, pina-opera ko. Talaga pong sa bilang tao, siyempre bilang mga doktor, talagang parang sa kanila, malala na yung sakit ko. Subalit po, talagang nagtitiwala po ako sa Ama na talagang hindi niya ako pababayaan. Yun po, inopera ako, nakaraos po ng maayos ang operasyon. Talaga pong hindi ako pinabayaan ng Ama sa mga mahal na apo kong Ching at ang buong kapatirang Divine Mercy po. Talagang nagpapasalamat po ako dahil po talagang nananalangin sila para sa akin. Yun nga po, pero na-trace po, stage 2, sinabi ko po sa mahal na apo na ikikimo ako, yun po, ikinimo po ako for 6 session, awa naman po ng Diyos, sa kaparaanan din po ng Ama, nakaraos po yung 6 session ng aking chemotherapy. Tapos po, ito po, pina-CT scan ako ulit, CT scan po. Yun pong CT scan ko, ang sabi po, okay naman, wala nang bukol, lahat po ng organs ko, okay naman po. Subalit may nakita pa po silang parang soft tissue na maliit daw pong kulani. Sinabi ko po ulit sa mahal na apo, ang sabi po sa akin ng mahal na apo, idadatal sa akin ng Ama ko ano kaparaanan, kung kailangan ikimo pa ako o hindi na. Nanalig po ako sa Ama, sa salita ng mahal na apo kong Ching, na idadatal sa akin ng Ama na kung ano kaparaanan. Ngunit sa ano po, walang ipinadadamang Ama sa akin na tungkol po sa chemo. Kasi po, siyempre, kung meron, talagang dinadasal ko po sa kanya na tulungan niya ako, bigyan niya ako ng, kumbaga sa ano po yung mga gagamitin ko para sa chemo. Ngunit talaga po sa aking buong pamilya, wala po, hindi na po namin inisip yung chemo. Basta po iniisip ko na ako'y pinagaling na ng Ama, wala na akong cancer, magaling na po ako. Kita nyo naman po, noong nandito po ako, talaga antiyan ko po. Diyos ko, para pong salita nga po ni Tita, triplet ang nasa, ano. Subalit po ngayon, kita nyo po, tsaka po talagang payat na payat ako. Talaga pong, ewan ko po, pag nakikita ko po yung sarili ko, parang naiiyak ako. Diyos ko, ano nangyari sa akin? Pero tingnan nyo naman po ngayon, awa ng Ama, malusog na po, medyo malaki tiyan, pero tabala. Alam ko po, taba lang to. Kaya pa nga po, Diyos ko, na ako po eh, nagpapasalamat, nakarating ako sa Dambanang to. Kasi kung wala po itong Dambanang to, hindi ko po alam kung nasaan na po ako. Tsaka po, talagang totoo po na kapag pala payapa ang isip nyo, payapa ang puso nyo, sa isang may sakit, parang baliwala lang. Kasi po, ganun ang nangyayari sa akin. Umpisa operasyon, hanggang ngayon po, hindi ko iniisip na ako'y may sakit, ako'y may cancer. Tingnan nyo po naman, Diyos ko, ang katawan ko, talaga pong kahit sa pagkain, sa pagtulog, wala po, talaga pong hindi binigay ng Ama sa akin yung ganoong mawalan ako ng gana, hindi ako makatulog. Talaga pong nagpapasalamat ako sa Ama, binuhay niya pa ako, binigyan niya ako ng pangalawang buhay, pinagaling niya ang sakit ko, tsaka sa mahal na apo kong Ching na kanyang kinalugdan, kung wala po sila, at ang nagpapasalamat po ako sa mga alagad, sa pag ano nila sa akin dito, yung pagtanggap nila nung pagtira ko dito. Kaya po, sa mga may sakit sa inyo, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Manalig lang po kayo, 100% na kayo'y pinagaling na ng Ama. Talaga pong ibibigay ng Ama sa inyo ang kagalingang inyong idinadalangin sa Kanya. Magtiwala lang po kayo. Huwag niyo pong kada meron po kayong maramdaman eh, Doktor, iisipin niyo. Isipin niyo po ang Ama nandyan sa inyo. At siya lang po magpapagaling sa atin, wala na pong iba. Sapagkat siya lang po ang tunay na buhay na doktor na magpapagaling sa atin. Manalig lang po tayo sa Ama at hindi niya po tayo pababayaan. Yun lang po, salamat po. Maraming salamat po, Tita Chit. Di po ba? Katulad ng sinasabi ng mahal na apo.
ang paggagamot po sa mga karamdaman, takda-takda yan. Meron pong ginagamit din naman ng Diyos ang mga doktor. May mga gumagaling sa pamamagitan ng siyensya. Si Tita Chit, pumunta po siya dito upang bigyan siya ng kalakasan. Inaakay po siya sa dakong ito upang mag-undergo man siya dun sa ganung treatment na kailangan niya ng operasyon. Binigyan po siya ng katatagan ng kalooban, binigyan po siya ng kalakasan ng kalooban upang ano man ang gawin sa kanya. Matatanggap niya yon, walang takot, buong-buo. Sabi nga, lagi niya sinasabi, pagtitiwala, pananampalataya, maniwala ka sa Diyos, ang kinin mo. Pag sinabi ng mahal na apo, pamamagitan ng mahal na apo, bibigay ng Espiritong Banal, ang kinin mo na, kagalingan ng iyong matata mo. Amen po ba? Maraming salamat po sa iyo, Tita Chit. Tunay nga napakaganda na ni Tita Chit. Yung kanya pong taba ngayon, uso po yon, yung ganun taba, na malaki ang tiyan kasi malusog. Pagka po wala ka nun, hindi ka malusog. Ang tatawagin ko pong susunod, ito po inspirasyon naming lahat. Pagka po hindi siya nagsalita, kulang po ang araw namin. Kailangan po madinig namin ang aming minamahal na Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan. Muli sa araw na ito na punong-puno ng kagalakan, nasa dambana mong banal, patuloy kang pinaglilingkuran, at sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ay patuloy namin nararamdaman na kami iyong minamahal. Kaya sa oras na ito, Ama, nawa ang lahat ng anak mo'y makaunawa, makatanggap, at sa tuwi na ay huwag maging bingi at bulag sa iyong mga hiwaga na sa bawat araw ay pinatutupad sa dako mong banal. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binigay upang makilala kang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Ngayon po ang last day ng aking banyos sa naganap po sa akin sa loob ng isang linggo. At maraming salamat sa ating dakilang Ama sapagkat patuloy at patuloy ko pong pinapupurihan ng Ama habang ako'y nabubuhay. Na sabi ko nga, sa kaganapan na naganap sa aking buhay, ukol sa karamdaman na aking nakamtan, doon ko po higit naramdaman na napakahalaga ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba yun? At doon ko rin po higit na napagnilay, na kagaya ng tinuran ni Kapatid na Gloria kanina, na kung tayo ay marunong magmahal, hindi man pagdakakarakarakay, ibinabalik sa atin yung pagmamahal na yon. Sa oras ng sufferings mo, sa oras ng kailangan mo, doon ka naman makapag-aani sa pag-ibig na bigay mo sa kapwa mo. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang naging entrada ko po sa inyo? Sapagkat sa bawat araw, sa kaganapan na naganap sa akin, pinatutuhanan ng Ama na ang tao ay walang tinataglay na Kanya. Amen po ba yon? Kundi kung paano ang, sabi nga ni Kapatid na Gloria, ang puso ay nag-iisa lang. At ang puso ito, kapag nasugatan ng salita, ang nagsalita sa iyo ay parang nakapatay na siya ng tao. Amen po ba yon? Kaya sa madaling salita po, sa dakong ito, ang puso po ang sisidlan ng aral ng ating Panginoon. Amen po ba yon? At kung doon po natin ilalaan yung puso ito, doon po natin may mararamdaman kung paano tayo magmahal. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang aking naramdaman sa loob po ng isang linggo na aking pagkakasakit. Dalawang araw po akong hindi nakapaglingkod. At doon sa dalawang araw na yon, ganun po pala, kapag ikaw ay inilagak mo na ang sarili mo sa Diyos, kahit ikaw ay may sakit, hindi mo naiisipin kung sino yung iiwanan mo, hindi mo iisipin kung nasaan yung anak mo, kundi ang focus mo ay sa Diyos na kailangan naroon bilang tao yung pagkainip mo kung anong gagawin niya sa'yo. Subalit, huwag ka pa rin pasubok sa pagkainip mo. Sapagkat minsan po, pag may karamdaman at nainip ka sa paghihintay ng gagawin sa'yo ng Diyos, uunahan ka ng kalaban para dalhin ka sa kung saan. Subalit, sa hindi mo paghihintay, sa tutunguhan mo na akala mo'y makabubuti, minsan nakapagdudulot pa ng masama. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sapagkat sa marubdob na aking pinagdaanan, sabi ko nga, kapag bumabalik sa aking balintataw na hindi ako maitayo, nagpupuri po ako sa Ama, sapagkat sa mga oras na yon,
Sobrang sakit man ang aking naramdaman, subalit hindi man lang idinatal sa aking isip na ako'y magpadala sa kung saan. Kundi ang pananalig at pananampalataya ko, andyan ang ating mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, at yung kaukulan na lagi niyang sinasabing lumabang ka, ibig sabihin may pag-asa pa. Buhay po bang Diyos? Doon lang po, napakarami pong pagninilay na pinakita sa akin ng ating Panginoon sa kaganapan. At doon nga po sa sinasabing, kapag marunong kang magmahal sa oras ng pangangailangan mo, hindi lang doon sa mga material na bagay na kailangan mo, doon mo rin mararamdaman na yung mga itinanim mong pag-ibig sa kapwa mo, hindi man ibinalik sa'yo, sigurado may gagamitin ng Diyos para magbigay sa'yo ng ganun. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? At yan po, minsan, ngayon po ay graduate na po ako sa Banyos at salamat sa Ama sapagkat sa una, pangalawa, pangatlo hanggang pang-anim na Banyos, ang pinakamatinding Banyos sa akin ay yung pangalawang araw at pangatlong araw na talagang bagong kulo, binabantuan lang at binubuo sa aking katawan. Subalit salamat sa Ama sapagkat doon pa lang sa pagbabanyos na yon, kung kayo po ay naranasan yung magbanyos, hindi araw-araw ay mainit. Amen po ba yun? Kumbaga may paglaya po. Bawat araw na nalalagpasan mo yung pag-init na yon, sa susunod na araw, mainit-init na lang. Walang pinagkaiba sa karamdaman. Kung isang araw pinadama sa'yo ng Panginoon ang sobrang sakit sa maghapon na yon, kapag ikaw ay nanalig na siya ay umiibig sa'yo at iniibig mo siya, sigurado, yung init na yon at yung sakit na yon ay hindi mananahan sa'yo, kundi may pagbabago pa rin pong kakamti ng katawan mo. Amen po ba yon? At yun po yung naranasan ko. Nasabi ko nga, salamat sa Ama na sa bilang pagkatao, yung sobrang init po na yon kung dadampi sa iyong katawan, kahit nga pumapasok ka lang ng kawali, kapag ikaw ay nagprito, o dili kaya, mantika, napakasakit na, umaalsa, yun pa po na mainit, bagong kulo, babantuan lang na anim na tabo, at ibubuhos sa'yo. Subalit, purihin ang Ama, yun ay isang kanyang kahiwagaan kung paano niya pinangalagaan ang mga anak niyang dito sa sanlibutan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, ang bahaging ito ay hindi nabibigyan ng tuon ng tao. Yung karampot, na sabi nga ni kapatid na Gloria, yung karampot na bahagi ng Diyos, minsan, nagiging bingit bulag ang tao. Hindi nila nakikita na ito pala'y gawa ng Diyos. Kundi, kaya hindi nila makita yon sapagkat nananahan doon sa sariling lakas na siya yung may gawa nun. Hindi po pala. Amen po ba yon? Sa dakong ito po, iminumulat po ang ating isip, ang ating diwa ay binuksan, ang ating puso ay nilinisan, at ang ating puso ay pinanahanan ng salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung magtitiwala po kayong lubos, hindi po kayo ipapahamak, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa dakong ito, sa kanyang salita lang po at pangangalaga sa dakong ito, ikaw mismo kapag tumupad ka sumunod, sigurado, mararamdaman mo na ang kaloob sa iyo ng Diyos ay mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po ang naganap sa akin. Pinupuri ko po ang Ama at salamat sa ating mahal na Apo Kunching. Sa loob ng 7 araw na pagbabata at pagmamahal, mahal na Apo, alam niyo po, wala pong itinatangi ang ating mahal na Apo Kunching. Nais ko lang po itong ihayag sa inyo. Kundi kayo mismong hinahandugan ng ating Panginoon ay magpahalaga sa handog ng Diyos. At mararamdaman nyo na minamahal kayo ng Diyos. Sapagkat kung halimbawa ang ating mahal na Apo Kunching, hinandugan kayo ng pagmamahal na mula sa Diyos at tinanggap nyo lang na ang naghandog sa inyo'y tao, hindi nyo pa rin mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Why po ba ang Diyos? Subalit, kung sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sa paglingap at pagmamahal, sa paghasik ng salita, pahalagahan po natin na ang lahat ng ito'y handog ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, alam nyo po, bawat araw mananabik po kayong makinig. Bawat araw mananabik po kayo kung ano'y pang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. At bawat araw, hindi na kailangan pa magkasakit kayo para maramdaman yung mahal kayo ng Diyos. Hindi kailangan mawalan kayo para maramdaman yung bibigyan kayo ng Diyos. Hindi kailangan mawalan ng pag-asa kayo para maghanap kayo. Kundi sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, bawat paghahasik ng kanyang salita na mula sa Diyos, kapunuan sa lahat ng kulang sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po mga kapatid, ako po sa nangyari sa akin, nasadyang inuntog ako ng ating Panginoon, na sabi nga, sinamantala mo ang lakas mo bilang tao.
At pinupuri ko ang Ama sapagkat sa kaparaanan na dulot niya na pagdalisay sa akin, eto po ako nakatindig sa inyo. Walang siyensya na ginamit, kundi ang pananalig at pananampalataya sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ang kinalugdan ng ating Ama at tuwirang ginagamit upang tayo pagalingin. Mga kapatid, huwag po kayo mag-alinlangan. Kailanman ay hindi nagdamot ang Diyos, kailanman ay hindi siya naging sakim. Subalit, kung tayo pong mga tao ay magiging sakim sa pag-ibig para sa Kanya, hindi po natin mararamdaman ang pag-ibig niya para ipaabot sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, sa bawat pag-usad ng panahon, ang panahon ay marami kayo masisilayan, pabago-bago, at ang panahon, hindi natin, unpredictable po siya. Subalit ang ating Panginoon, unpredictable man ang kaya niyang gawin. Subalit kapag sinambit niyang gagawin niya, hindi siya kagaya ng taong talusira. Kapag sinambit ng Panginoon na paggagalingin ka niya at sa katapatan mo'y tinanggap mo at nanalig ka sa kanya, tanggapin mo, gagaling ka. Muli, sa umagang ito, nawa, habang nakikinig po kayo sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kamtin niyo po ang hiwaga ng Diyos. Ito na ang huling paraan sa pamamagitan ng Espiritu upang makipag-ugnayan ang Diyos sa tao. Kaya nawa, huwag niyo po nating baliwalain sapagkat ang handog ng Diyos sa bawat araw ay kapakipakinabang, sa bawat araw ay kagalakan, sa bawat araw ay kapayapaan. Muli, magandang umaga po sa umagang ito. Maraming salamat po, Mother. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. At inaanyayahan ko na po ang lahat. Tayo po'y magsitayo, maghawak-hawak ng kamay at ating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.